Si WBA welterweight champion na si Yordinis Ugas ay dinismayado sa World Boxing Association tungkol sa order sa kanya na sumali sa 4 fights na tournament na maglayo sa kanya para makakuha ng unification fight sa 147 pounds division champions. Nakita ito ni Ugas bilang kawalang respeto na iniutos sa kanya ng WBA na lumaban sa isang tournament. Ito ay humahadlang sa kanya para hindi makagawa ng unification fight sa mga champions sa division. Ayon kay Ugas, dapat magpasya ang WBA sa kanyang mga reklamo sa kanila sa ngayon. Salamat sa inyong pagbabalik mga kaboksing dito sa A3 Boxing TV. Kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel na puno ng bakbakan, paklik na lang ang subscribe button, bell icon at all para lagi kang updated sa mga bago nating uploads araw-araw. Ang perang makukuha ni Ugas sa pagsama sa tournament ng WBA kung ikumpara kung ano ang makukuha niya kung makaharap niya si Errol Spence Jr. o si Terence Crawford sa isang unification fight sa 147 ay talagang napakalayo. Si Errol Spence Jr. ay wala pa sa aksyon sa ngayon dahil sa pinsala sa mata na dinanas niya kamakailan sa panahon sa pagsasanay. Hindi alam kung kailan siya malinaw na makabalik sa ring, ngunit siguradong makabalik siya sa laban para sa kanyang hawak na dalawang titulo. Gayon din, hindi masasabi ni Ugas na makikipaglaban siya sa kampiyon ng WBO welterweight na si Terence Crawford para sa isang unification fight dahil si Crawford ay kasalukuyang nakaschedule na ipagtanggol ang kanyang titulo laban kay Shawn Porter sa susunod na buwan ngayong November 20. Sinabi ni Yordinis Ugas may 27 wins, 4 losses at may 12 knockouts na nais niyang harapin ang kampiyon ng IBF at WBC welterweight na si Errol Spence Jr. sa isang unification fight, ngunit hindi niya magawa yon kung makikilahok siya sa 4 fighters na paligsahan ng WBA. Kailangan pang lalaban ang dalawang beses si Ugas upang manalo sa paligsahan na maging abala siya hanggang March ng 2022. Kahit pa si Ugas ay nakita bilang isang malinaw na paborito upang manalo sa 4 fighters na paligsahan, hindi niya gusto ang idea na kinakailangang lumaban ng dalawang beses upang manatili sa kanya ang kanyang titulo. Kung sina Errol Spence Jr. o Terence Crawford sana ay bahagi ng 4 fighters na WBA 147 pounds na paligsahan, malamang na walang isyo dito si Ugas. Sa kasamaang palad, ang mga mandirigmang iyon ay hindi bahagi ng paligsahan at ang mga nakikipagkompetensya na mandirigma ay hindi malaking pangalan. Samantala, ang dating 2 Division World Champion na rival ni Manny Pacquiao na si Timothy Bradley ay umaasa sa isang kahindik-hindik na laban ang pagtatanggol ni Terence Crawford sa kanyang kurunang WBO welterweight laban sa mandatory challenger na si Shawn Porter. Ang laban na ito ay magaganap sa Las Vegas ngayong November 20 sa ESPN pay-per-view. Ang 34 years old na si Terence Crawford ay maharap ngayon sa kanyang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang boxing career. Si Porter ay isang dating 2 Division World Champion ay nakaranas ng close na desisyon na pagkatalo sa mga malalakas na tulad ni Keith Thurman at Errol Spence Jr. Ngunit ang mga laban ay talagang sobrang pahirap ang binigay ni Shawn Porter dito kay Keith Thurman at Errol Spence Jr. Kapag lumaban ka sa isang fighter na tulad ni Terence Crawford, isang bagay lang ang masasabi mo kung paano pasukin ang kanyang depensa. Sa palagay ko si Shawn Porter ay isa sa pinakamahirap niyang kalaban, pero gusto ko ang pinakita ni Crawford ang nasa kanyang isipan na labanan ang pinaka-the best sa buong mundo, kaya I respect him, sinabi ni Bradley sa FIGHTHYPE.com. Kay Crawford, ito na ang pagkakataong ipakita niya na talagang special siya. Yan na ang totoo. Ibinigay ni Shawn Porter ang impyerno sa division na ito. Natalo man siya sa split decision at close fight kay Errol Spence Jr. Kaya't ito ay isang magandang sukatan na kailangan ni Crawford. Kailangan nating makita kung ano ang maaari niyang gawin laban sa isang kalibre ni Shawn Porter. Ngunit gusto ko ang laban na ito, sa palagay ko ito ay 50-50 na laban, dagdag pa ni Tim Bradley. Karamihan sa mga boxing fans ay tinitingnan si Porter bilang isang napakalaking underdog. Pero talagang masama sa fighting style ni Crawford ang fighting style ni Porter na talagang lumulusob, walang tigil ang suntok mula sa unang round hanggang 12 rounds na may halong gulang, gamit ang balikat, ulo at may halong yakap at tulak at napakatibay ng panga. Yan ang paliwanag ni Bradley kung bakit naniniwala siyang ang laban na ito ay talagang dikit lang o 50-50, kakaiba sa mga iniisip ng karamihan. Ito si Shawn Porter na pinag-uusapan natin na may isang granite na baba, isang fighter na napakatibay, isang fighter na marunong mag-isip sa loob ng ring. Maaari niyang baguhin ang ritmo ng paulit-ulit. Si Terence Crawford ay isang uri ng ritmo na manlalaban
Basta siya ay makapag-umpisa at dahan-dahan ka nasaktan, halos kapareho sila ni Emmanuel Navarrete. Sa sandaling makuha niya ang distansya, makapasok ang kanyang jab. Susunod na ang mga kombinasyon, sabi ni Bradley. Alam ko ang katotohanan na si Shawn Porter. Alam kong alam niya kung paano baguhin ang mga ritmo. Alam niya kung paano magsagawa ng adjustment sa loob ng ring. Maari niyang maibox. Maari kanyang lusubin kung minsan. Isa sa mga lugar na siguradong kailangan niyang mag-ingat ay ang pag-atake dahil si Terence Crawford ay merong magandang counter at magandang depensa sa isa lang na pagkakamali. Maraming tao ang nag-iisip na ma-knockout niya si Shawn Porter. Gusto kong makita yon pero dapat nilang malaman na ibang klase itong si Porter, dagdag pa ni Team Bradley. Salamat sa inyong suporta sa mga pakwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe. Mag-upload tayo ng mga bagong videos sa araw-araw.